Praise the Lord. Good evening, COCC family and body of Christ. And on behalf po of our senior pastor, Pastor Anthony and Pastora Maricel Montaño, welcome po dito sa ating Power Wednesday. And I am Pastora Jessica Montaño of COCC Lord Jesus. Praise the Lord po dahil tayo ay magkakasama muli ngayong gabing ito. And we are now in the last week for the month of April. Grabe, napakabilis ng araw. Papasok na ulit ang panibagong buwan. Ayan. Pero praise the Lord dahil napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And ngayong gabing ito, ayan, I'm very excited po to share God's Word para po sa atin sa oras na ito. Ayan. And ang ating po scripture ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 12 verses 1 to 4. And sabi po dyan, the Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So Abram left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. So praise the Lord po sa kanyang salita. Ang title po ng pag-uusapan natin ngayong gabing ito ay Going Through Breakthrough. So, sino po dito you are desiring breakthrough? Ikaw, you desire breakthrough sa iyong buhay? Comment nyo nga po sa ating comment section. Amen, all caps lock. Amen. Diba? I believe lahat tayo, we are desiring breakthrough sa areas ng ating mga buhay. And alam nyo po ba that true genuine breakthrough comes from the Lord. Ang totoo, di ba, tunay na breakthrough ay nagmumula sa ating Panginoon. And tinignan ko po sa Google, yan, ano ba ang Tagalog ng breakthrough? And ang sabi po sa Google Translate, breakthrough in Tagalog ay pambihirang tagumpay. Di ba? Na grabe, pambihirang tagumpay. Diba? Pwede tayong makaranas ng tagumpay kasi magaling ka, diba? Magaling tayo, matalino tayo, talented tayo, diba? Pagka magaling ka dito sa mundong ito, parang madali lang magtagumpay. Diba? Pagka ikaw ay matalino, diba? Talented, skillful, madali lang magtagumpay. Diba? Pero yung breakthrough, yung pambihirang tagumpay, diba? Si Lord lang ang may kayang magbigay nito sa akin. Comment down below nga po, pambihirang tagumpay. Sino dito gusto mo ng pambihirang tagumpay sa business mo, sa family mo, sa covenant group mo, sa love life mo, diba? Sa pag-aaral mo, diba? Sa lahat ng areas ng buhay natin, gusto natin yung pambihirang tagumpay. Diba? Yung tagumpay na nagmumula sa ating Panginoon. Diba? And alam nyo po, si Lord ang hahanapin sa atin, hindi breakthrough. Diba? Actually, diba, sa mundo natin ngayon, parang napaka-big deal. Diba? Big deal sa mga tao pag ikaw ay matagumpay, 'di ba? Big deal pag ikaw ay successful, 'di ba? Hindi naman 'yun masama, 'di ba? Pero pero ang Panginoon, 'di ba, kay Lord, hindi big deal kay Lord ang success eh. 'Di ba? Ang big deal sa Panginoon ay yung katapatan natin, 'di ba? Ang hinahanap sa atin ng Panginoon ay yung faithfulness natin. Kaya nga po sabi sa Matthew chapter 25 verse 21, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yan. Pag tinignan nyo po yung verse na yan, hindi po sinabi dyan na good and successful servant. Hindi po sinabi na good and rich servant, di ba? Sabi po, good and faithful servant, di ba?
ang big deal po kay Lord, hindi yung success natin, di ba? Kasi yung success, yung breakthrough, di ba? Yan ay nagmula rin naman sa Panginoon, di ba? Ang Panginoon ang nagbibigay niyan sa atin, di ba? Kaya ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay yung ating faithfulness. Ayan. So kung ikaw po ay nag-take down notes ngayon, ha? Pwede niyo po itong isulat that the goal is not breakthrough, but what can we get from God on what we are going through. Ayan. The goal is not breakthrough, but what can we get from God on what we are going through. Alam niyo po, kaya minsan, di ba, may mga bagay na pinagdadaanan tayo, may mga bagay na minsan paulit-ulit, di ba, na nararanasan natin na problema, di ba, minsan parang paulit-ulit na lang ako dito ah, sa problema ko ito, paulit-ulit na lang ako sa sitwasyon ka na ito, di ba, baka kasi merong gustong ituro ang Panginoon sa atin. Diba? Merong gustong, may sinasabi ang Panginoon sa'yo dyan sa pinagdadaanan mo na yan. Diba? Na hanggat hindi mo natututunan yung sinasabi, yung tinuturo ng Panginoon sa'yo sa pinagdadaanan mo na yan, ay talagang paulit-ulit tayo dun sa pinagdadaanan natin. Diba? Parang sa ating pag-aaral, sa mga nag-aaral, diba? Or nung tayo pa ay nag-aaral, hindi ka na nag-aaral ngayon, diba? Hanggat hindi natin napapasa yung mga test, diba? Hindi tayo pupunta dun sa ating next level, diba? Kung ikaw ay grade 5, diba? Dapat mapasa mo muna lahat ng exam, diba? Bago ka pumunta sa grade 6. Kasi kung hindi, diba? Mananatili lang sa, uulit lang ng uulit sa grade 5. Alam niyo po, diba, parang ganun din sa ating buhay. Diba, may mga exam na hanggat hindi mo, may mga challenges or may mga pagsubok na binibigay ang Panginoon, may mga test na binibigay ang Panginoon sa atin, sa buhay natin, na hanggat hindi mo natututunan, diba, hanggat hindi mo napapasa, hindi ka makakapunta sa iyong next step. Kaya nga po, let us learn from the Lord, di ba? Ako, anong season ng buhay mo ikaw ngayon? Di ba? Ano sinasabi ng Panginoon sa iyo? What is God speaking to you sa season ng buhay mo ngayon? Lahat tayo ngayon, iba-iba tayo ng pinagdadaanan, di ba? Yung nasa iba't ibang season tayo ng buhay natin ngayon, di ba? Anong tinuturo ng Panginoon sa iyo? Diba? Anong sinasabi ng Panginoon sa'yo sa season ng buhay mo na meron ka ngayon? Diba? Sino dito you want to go to the next level ng buhay mo? Comment down below po. Next level. Yan. And the goal, kaya nga po sabi ko kanina, diba? The goal is not breakthrough, but what can we get from God on what we are going through. Kaya nga po mapapansin po natin sa binasa natin kanina sa Genesis 12 chapter 1, the Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Diba? Hindi sinabi ni Lord kay Abram kung saan siya, kung saan sila pupunta. Mas lang sabi lang ni Lord, alis ka dyan, diba? Kung nasaan ka, diba? Parang, alis, leave your country. Punta ka na, parang sinasabi ng Panginoon kay Abram, leave, pumunta ka na sa next level. Diba? Ang goal is not the destination, but to move from your present condition. Yan. So, sino po dito, may ganito ding impression ang Panginoon sa'yo. Diba? Yung hindi mo pa talaga alam, hindi mo talaga iintindihan kung saan ka naman pinapapunta ng Panginoon or kung ano yung mangyayari. Pero ang alam mo lang, 'di ba? Kailangan umalis na tayo kung nasaan tayo ngayon, 'di ba? Nasa ang estado tayo ng buhay natin. Kailangan galaw-galaw na tayo, 'di ba? Ano na ngayon? 2022 na, 'di ba? Galaw-galaw na tayo, 'di ba? Punta na tayo sa next level ng ating buhay. And 'di ba? Dito po sa CRCC, we believe that this year is the year of miracles and wonders, 'di ba? Na tayo ng lahat ay makakaranas ng mga miracles and wonders sa ating mga buhay. Kaya galaw-galaw tayo diyan, 'di ba, mga kapatid?
ano na, 2022 na, endemic na, di ba? Galaw-galaw naman tayo, di ba? Para makapunta tayo dun sa ating next level ng ating buhay. Ayan. And ano po yung mga kailangan nating gawin? Ano ba yung response na dapat natin gawin? Number one po is belief. Ayan. Alam nyo po, ang maganda po sa ating Panginoon, di ba? Pag may inutos siya, pag may inutos ang Panginoon sa atin, kagaya nung kay Abraham. Kay Abraham, di ba, nung siya ay pinapaalis ng Panginoon sa kanyang country, di ba? And pumunta sa isang lugar na hindi naman familiar kay Abraham, di ba? Pero may kasamang pangako, di ba? Hindi lang naman siya basta pinapaalis ni Lord na umalis ka dyan, bahala ka, tapos bahala ka na sa buhay mo. Hindi eh, ang maganda sa Panginoon, di ba, pag may pinagawa siya sa atin, meron itong kalakip na pangako. Di ba? Ang sabi din sa Genesis 12, 2-3, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Yan, makikita po natin dito na God is giving security to Abraham. Na, alam niyo po, may pinapagawa si Lord sa atin. Diba? Minsan naman talaga parang nagdududa tayo, natatakot tayo. 'Di ba? Minsan i-intimidate pa tayo, kaya ko ba 'yan? 'Di ba? Parang hindi ko naman ata kaya 'yan, Lord, 'di ba? Pero alam niyo po ba, let us be rest assured, 'di ba? Na sa pagsunod natin sa ating Panginoon, may mga pangako si Lord, 'di ba? Na pwede nating panghawakan, 'di ba? Na sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi niya tayo ipapasubo lang. Di ba may mga ganun? Di ba? Na parang, ako lalo, di ba, pag ikaw yung nagtatrabaho, minsan pinapasubo ka lang ng boss mo eh. Di ba? Parang ikaw yung ipupush, tapos pagka nag-go ka, sige, kaya mo na yan. Ikaw yung bahala. Kaya mo na yan. Di ba? Parang mapapasubo ka na lang bigla. Pero alam niyo po, sa ating Panginoon, di ba, pag may pinagawa ang Panginoon sa atin, di ba, pagka merong inutos ang Panginoon sa atin, na minsan feeling natin nakakatakot, nakaka-intimidate, 'di ba? Or minsan nagke-question tayo sa kakayanan natin. Yan. Alam niyo po, maganda kay Lord kasi may mga pangako. Ang daming pangako ng Panginoon sa Bible na pwede nating panghawakan, 'di ba? And it is very comforting to know, 'di ba, na God is always with us. 'Di ba? Na hindi, God will never leave us and he will never forsake us. Diba? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Diba? Ang kailangan lang ay maniwala tayo. Diba? Kasi alam niyo po, every time na tayo ay naniniwala, diba? Tayo ay nananampalataya sa Panginoon. Diba? Pag ikaw ay tunay na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, diba? Ano yan eh? Obvious yan sa mga ginagawa natin. Obvious yan sa mga decision natin, 'di ba? Obvious 'yan sa mga actions natin. 'Di ba? Kasi kung hindi ka naman talaga naniniwala, nagdududa ka, 'di ba? Syempre, hindi ka talaga susunod sa pinapagawa ng Panginoon, 'di ba? Dito ka na lang, magsistay ka na lang kung saan ka komportable, 'di ba? Kung saan ka mas palagay, 'di ba? Kung saan mas madali para sa iyo. Pero kung ikaw ay naniniwala sa mga pangako ng Panginoon, gaya ng pangako ng Panginoon kay Abraham. Kay Abraham, 'di ba? I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Grabe, napakaganda ng pangako ng Panginoon kay Abraham. And I believe pwede pa rin natin itong i-claim sa mga buhay natin ngayon. 'Di ba na alam niyo po, 'di ba, madaming tao na talagang very successful, 'di ba? Na talagang nagpagod, 'di ba? Talagang naghirap, 'di ba, para ang kanilang mga pangalan ay maging sikat, 'di ba? Makilala, 'di ba? Pero alam niyo po, grabe yung pangako dito ng Panginoon kay Abraham, 'di ba, na si Lord mismo, 'di ba, ang magpapakilala sa pangalan ni Abraham. 'Di ba, na isipin niyo pag si Lord
ang nagpakilala sa pangalan mo, 'di ba? Napakapambihirang tagumpay naman 'yun, 'di ba? Na pag si Lord ang nagtaas ng iyong pangalan, 'di ba? 'Yun ay isang pambihirang tagumpay, 'di ba? Kaya let us be reminded, 'di ba? Ano ba 'yung mga pangako ng Panginoon sa iyo na pinapanghawakan mo? 'Di ba? Na minsan dahil sa dami ng mga nangyayari sa atin, dahil sa mga sitwasyon, minsan na-overwhelm tayo ng mga challenges, ng mga tests, mga hinakaharap natin sa buhay, na minsan nakakalimutan na natin yung pangako ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Na yung pangako na ito ay tutuparin naman talaga ng Panginoon sa ating mga buhay. 'Di ba? Pag sinabi ng Panginoon, 'di ba? Pag pinangako ng Panginoon, 'di ba? Mangyayari 'yan, 'di ba? Kasi Panginoon ang nagsabi, 'di ba? Hindi naman yung mga tao sa paligid lang natin ang nagsabi, pero ang Diyos mismo ang nagsabi, ang Diyos mismo ang nangako. Kaya iyan ay yes, 'di ba? Sa ating Panginoon, 'di ba? Kaya 'wag tayong magpadala, 'di ba, sa mga challenges, sa mga tests sa atin sa buhay na nakakalimutan na natin kung ano ba yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Na ano ba yung pinanghahawakan mong pangako ng Panginoon sa buhay mo? Diba? Ako po, alam niyo po, ever since talaga, so lagi ko pa sinasabi, ever since na ako ay nag-aaral pa lang, na hanggang ngayon ay pinanghahawakan ko sa aking buhay, ay yung Jeremiah 29:11. Yan. Alam niyo po, estudyante pa lang ako, elementary pa lang ata. Yan na talaga yung pangako ng Panginoon na pinanghahawakan ko sa aking buhay. And I believe, alam niyo po ba? Alam niyo po ba, simula nung ako ay nag-aaral, pag feeling ko parang, diba, plano sa akin ng Panginoon, lagi kong binabalik-balikan yung verse na Jeremiah 29:11, diba? Now, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. Alam niyo po ba, napakalaking bagay ng verse na yan sa akin, na talagang habang ako ay nag-aaral, hanggang sa bago po ako ay magkatrabaho, hanggang sa nagkatrabaho ako, yan ang lagi kong dine-declare sa aking buhay. Yan yung lagi kong kiniklaim sa buhay ko. And I believe, alam niyo po ba, talagang I believe naranasan ko siya nung ako ay nag-aaral, nung ako ay nakagraduate, na naging madali lang na ako ay nagkaroon ng trabaho, regular job agad, di ba? Pagka-graduate na maganda agad ang salary, di ba? Hanggang sa ako ay habang nagtatrabaho, di ba? Nagkaroon ako ng isang masasabing magandang trabaho, 'di ba, sa isang matanyag na hotel, 'di ba, dito sa ating bansa. 'Yan. So praise the Lord, kasi talagang pag kinlay mo 'yung pangako ng Panginoon, makikita mo talaga na ang Panginoon ang kumikilos, 'di ba? Ang Panginoon ang talagang magpaparanas ng mga pangako niya sa ating mga buhay. 'Yan. And I believe hanggang ngayon, 'di ba, nung ako ay nakapag-asawa at ngayon ay biniyayaan ng Panginoon, 'di ba, ng magiging tatlong baby bears, 'di ba? Praise the Lord, kasi talagang merong magandang plano ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ikaw, kapatid, kung ano man ang pangako ng Panginoon sa iyong buhay, 'di ba? Panghawakan mo lang 'yan, 'di ba? Claim it, 'di ba? And receive it, 'di ba? And I believe talaga that this year is the year of miracles and wonders. Diba? Yan. And yan, comment down below nga po. Tiwala lang. 'Di ba? Tiwala lang tayo sa ating Panginoon, 'di ba? Na yes, may mga challenges, 'di ba? Minsan talagang mabibigat yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, 'di ba? Minsan talagang parang feeling natin may pag-asa ba ba? Pero kapatid, tiwala lang, 'di ba? Kapit lang tayo kay Lord. And alam niyo po, God will not let go of his creation. 'Di ba? Tayo ay mga nilikha ng Panginoon, 'di ba? Hindi niya tayo bibitawan, 'di ba? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. And number two po is leave. Sabi po sa Genesis 12:4. So Abram left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran.
makikita po natin dito na umalis si Abraham, di ba? Na kahit hindi niya fully nauunawaan, kahit hindi niya talaga alam saan ba ako pinapapunta, di ba? Siya ay sumunod, di ba? Siya ay umalis, siya ay sumunod, sumunod sa pinapagawa ng Panginoon, di ba? Kanina po, di ba, may pangako si Lord. Ngayon po, ano po yung mga pinapagawa sa iyo ni Lord na kailangan mo ng aksyonan? Di ba? Baka mayroong pinapagawa sa iyo si Lord na kailangan mo ng, di ba? Kailangan mo ng mag-decide, di ba? Kailangan mo ng gawin, di ba? Kailangan mo ng umalis dyan, di ba? Kailangan mo ng, ano ba yung mga pinapagawa sa iyo ng Panginoon na hanggang ngayon ay talagang nagdadalawang isip ka pang sumunod, nagdadalawang isip ka pa rin gawin. Diba? Alam nyo po, if you want to experience miracles and wonders, diba, ngayong taong 2022, diba, let us all level up. Diba? Mag-level up na tayo. Diba? Kasi walang miracles and wonders sa comfort zone. Diba? Kaya kung gusto mo makaranas ng kakaiba, diba, dapat may gawin tayong kakaiba para sa ating Panginoon. Diba? Ano bang pinapagawa ng Panginoon sa'yo? Diba? Baka natenga na yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo, patong-patong na, diba? Hindi pa natin talaga nagagawa, diba? Hindi pa rin talaga natin sinusunod. Diba? Alam nyo po, yun nga po yung lagi ko ding iniisip eh. Kasi diba, year 2022 na yun. Ano ba yung mga ginawa ko last year? Dapat hindi ko na yung gawin ngayon eh. Dapat iba naman yung gawin ko ngayong 2022 para makaranas ako ng miracles and wonders sa buhay ko. Diba? Baka, ano ba yung mga bagay na inuutos sa atin ng Panginoon? Diba? Or ano ba yung mga bagay na last year hindi tayo, yung mga bagay na last year hindi tayo naging matapat sa Panginoon? Diba? This year 2022, 'di ba? Let us all desire na mag-level up, 'di ba? Sa lahat ng areas ng buhay natin, 'di ba? Kung last year hindi ka talaga araw-araw nagde-devotion, 'di ba? This year 2022, level up na, 'di ba? Level up na tayo, 'di ba? Kung yung pinapagawa sa iyo ni Lord, magbigay ka ng tithes mo, magbigay ka ng offering mo, magbigay ka ng portion to the priest mo, pero hindi talaga natin fully nasusunod sa Panginoon, di ba? Lagi tayo nagsasabi na, tsaka na Lord pag sobra na, di ba? Tsaka na Lord pagka, ano na, pagkaya na Lord, di ba? Baka pinapagawa sa iyo ng Panginoon, eh, magtiwala ka lang sa Kanya, di ba? Sumunod lang tayo sa Panginoon, di ba? Kaya, let us all level up, di ba? Iwanan na natin yung mga, hindi natin magagandang mga habits, 'di ba, nung mga nakaraang araw, 'di ba? And let us all decide na mag-level up, 'di ba? Na talagang i-seek natin ano ba yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. 'Di ba? Minsan alam niyo po, nakakalungkot kasi minsan. 'Di ba? Parang minsan minsan parang sinisisi natin sa Panginoon pag hindi tayo nakakaranas ng mga pagpapala sa buhay, ng mga breakthrough sa buhay. Pero tingnan natin yung sarili natin, di ba? Baka kasi meron talagang pinapagawa ang Panginoon sa atin na hindi pa talaga natin sinusunod, di ba? May mga bagay na gustong baguhin, ituro ang Panginoon sa atin na hindi talaga natin sinusurrender sa Panginoon. Di ba? Kaya hindi tayo nakakaranas ng breakthrough. Kasi alam nyo po, yung mga blessings, yung mga breakthrough na yan, di ba? Yung mga pangako ng Panginoon, lahat yan ay ready na yun. Di ba? Lahat yan ay andyan na. Talagang handang-handa na yan para sa'yo. Di ba? Naka-ready na yan. Alam ni Lord, di ba? Naka-ready na yan para sa atin. Ang kulang, ang inaantay na lang ng Panginoon ay tayo mismo. Di ba? Na para ibuhos ng Panginoon yung mga pagpapala. Para ibuhos ng Panginoon yung mga breakthrough sa buhay natin. Kailangan makita muna ng Panginoon yung katapatan natin sa Kanya. Diba? Kailangan makita muna ng Panginoon yung katapatan natin sa Kanya. Kung ano man yung season ng buhay natin meron tayo. Kung ano mang pinagdadaanan natin ngayon sa buhay natin, pakita natin sa Panginoon na tayo ay matapat.
Mapakita natin sa Panginoon na tayo ay naniniwala sa mga pangako. Diba kaya kapatid, ngayong taong ito, let us all desire na pumunta, diba, dun sa ating next level. Diba? Galaw-galaw na tayo, kapatid. Endemic na eh, pwede na lumabas. Diba? Kaya, gawin na natin, diba, yung pinapagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Let us all be sensitive. Ano ba yung gustong gawin? Ano ba yung gustong ano ba yung pinapagawa ng Panginoon sa akin? Diba? Ano ba yung mga talagang inuutos ng Panginoon? Diba? Hanggang ngayon ay talagang nag-hold back ba tayo para gawin? Diba? Now is the time to move. Diba? Now is the time para tayo ay pumunta sa ating next level ng ating mga buhay. And I believe, diba? Talagang lahat po tayo ay makakaranas ng miracles and wonders, diba? Tayo lahat ay makakaranas ng pambihirang tagumpay, diba? Dahil tayo ay naniwala, tayo ay nagtiwala, at tayo ay sumunod sa ating Panginoon. That's all. Thank you po, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Thank you, Lord, for your word. Panginoon, help us, Lord, to go to our next level. Help us, Lord, to believe, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako na meron po kayo para sa amin. Salamat po, Lord, sa mga salita niyo po, Lord, na pwede po namin panghawakan sa aming mga buhay. And we pray, Lord, that this year, Panginoon, ay tunay, Lord, na mag-level up po, Panginoon, ang bawat isa. Unang-una po, Lord, sa aming relationship po sa inyo, Panginoon, mag-level up po ito, Lord. Mas makilala at maranasan po namin kayo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord. And I declare, Panginoon, blessings, Panginoon, sa lahat po ng aming kasama ngayong gabi ito. Maraming salamat po. We love you, we honor you, and we worship you in Jesus Christ's name. We pray, amen. Praise the Lord. God bless everyone. Shalom.